What's up mga ka-chibi? Tayo muling nagbabalik upang mag-pilgrimage sa Dambanan Laan sa kanyang karangalan kay Maria Magdalena dito sa Kawit, Cavite. Tayo makikiisa sa napakakulay na pagdiriwang na ito na sinasabayan ng karakol ng kanyang mga deboto. Kaya halina, samahan nyo kami makiisa, makiviva Magdalena. Sa mga ka-chibi, nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite upang makaisa sa kapistahan or actually bisperas na pagdiriwa para sa kapistahan ni Maria Magdalena. So alam niya siguro kung saan tayo pupunta. Yeah, tara. First time natin makapunta dito. Ito na, nakapasok na tayo sa gilid ng simbahan at medyo maulan, so tara. Okay, gilid pala ito, gilid pala ito, parang hanapin natin mga kaibigan natin. Let's go. Ang mga Yeswita ay unang dumating sa Kawit noong 1624 upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang unang simbahang gawa sa Kahoy ay itinayo noong 1638 sa tulong ng anim na pamilyang Pilipino mula sa bahay ng Maragondon at Silang Cavite. Ang bahay ng Kawit na dating kilala bilang Cavite Viejo noong panahon ng pananakop ng mga Kastila ay dinarayo ng mga Espanyol na marino na dahan-dahan naging red light district ang bayan. Upang makatulong sa pagresolba sa masamang reputasyon ng lugar, iniutos ni Manila Archbishop Miguel Garcia Serrano na italaga ang simbahan ng Kawit kay Santa Maria Magdalena na naging patron ng bayan. Noong 1737, inilagay ang batong panulok ng kasalukuyang simbahan at nagsimula ang pagpapatayo ng simbahang bato. Ang bubong ng simbahan ay nawasak ng isang malakas na bagyo noong 1831. Ang kontrol ng simbahan ay nilipat sa sekular na klero noong 1768 pagkatapos ng pagpapatalsik sa mga Jesuita sa buong kolonya ng Espanya. Ang simbahan ay inilagay noon sa ilalim na Recoletos noong 1849. Noong 1869, si General Emilio Aguinaldo, ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas, ay bininyagan sa simbahang ito. Ang kanyang birth certificate ay nanakalagay sa loob ng glass cabinet at sa kaliwang bahagi ng altar kung saan makikita ang mapaghimalang imahin ni Maria Magdalena. Bakas pa rin sa labas ng simbahan ang mga peklat na mula sa pinsalang natamo nito noong Philippine-American War, 1898. Hindi nagtagal ay naayos ang simbahan at sa pamamagitan sa masamang pagsisikap ng mga Kawiteño, ang simbahan ay naiayos at naibalik noong 1990. Insa. Tayo doon sa harap. Ito pala yung simbahan niya, sobrang luma. Okay. Ito yung side. Ay, may napaputok na nga. Ayan. So dito tayo sa harap. Nandito na yata sila Carlo. Ito yung malipaputok. Kaibigan natin. As always. Yan. Ito, first time ko dito. Ito yung simbahan. Arat. May nagpapaputok kasi takot ako sa paputok. Takot sa paputok. Hindi ko naman nalapitan niya. Ayun, simbahan. Huwag yung kipakita ko yan, Rafi. Maulan pa rin, pero ang daming tao dito ngayon. Nandito iba't iba natin mga kaibigan. Ayan, wala sa Bicol at wala sa mga iba't ibang diocese. Viva Santa Magdalena. So, di ba, ang daming tao. Nag-aabang. Dito kasi siya lalabas. So, ito yung mga tao. Kahit maulan. Nakami din sa likod. Kasi hindi naman makita yung view sa harap, puro payong. Lipat kami din sa likod kasi ang dami payong sa harap dahil umuulan nga. Pero sa dami, kahit maulan, marami pa rin deboto talaga. So isa tong simba na to sa kilalang may devotion kay Maria Magdalena bukod sa Pililya. Yun. Ayun, meron mga parang standarte banda doon.
At nandun yung mga tumutugtog banda doon. Dito siya lalabas. Actually, palabas pala si Maria Magdalena at ayun siya. Ayun pala. So, since nandito tayo sa may simbahan, ulan, pasok muna tayo sa loob at makita natin yung loob na mismo simbahan. Ayan, medyo matagal pa yata yung karakol. Pasok muna tayo sa loob. Tara. Tayo dito sa loob na mismo simbahan.
ba? So, ito ang kanyang dambana na sobra. Yoko. Laki. At kita sa istruktura ng mismo simbahan na luma na pala talaga siya. At pansin nyo, parang yung ibang bintana kalahati. Arat, dito tayo sa gilid dumaan. Medyo medyo grabe yung scene natin pag nasa gitna. Dito tayo sa gilid. Ayan. Ah, ganda ng simbahan ah. Oh, luma-luma. Doon tayo dumaan kanina pala. Ito siya. Doon ata siya nakalagay kanina. Oh, naka-enthrone. Ayan, since nasa labas na siya, nagpo-prosesyon at kinakarakol. Yung standarta niya yung nandyan. Ito namang nasa gilid is relic. Ah, okay. Na may kinalaman kay Mary Magdalene. So, ang sabi dito ay piece of cloth and your glass relic has been touched to the right tibia leg bone. Tama ba? And relic of St. Mary Magdalene in her relic's first visit to the United States of America. Oh. Oh, ayun. Nakapasok ako sa loob. First time. Ang ganda ng loob at ang bango siguro dahil sa dami ng pabangong nilagay kay Maria Magdalene. Dito ako galing kanina. Yan yung side na yan. So, luma-luma na yung architecture niya. Pero ang sabi, nauna pala ang Pililia Rizal. Bago ito. Sa pagdedebosyon kay Maria Magdalena. Ayan. Oh, hindi. Akala ko na wala. Okay. Dito tulad ng mga nakasanayan natin Maria Magdalena. Dito ang Maria Magdalena ay nakangiti. Pagkatapos, detalyado siya, pero dinadamitan pa din. At nilalagyan ng wig. At yun niya, kinakarakol. At ang tigil lang yata ng karakol ay lunch. Pagkatapos, dediretso na ulit pabalik ng simbahan. So, medyo malayo-layo siya. Na kami at habulin namin yung karakol. Dahil nag-video muna ako sa loob. Sinulit ko. Kasama ko siya sa ito. Sinundo nila ako sa loob. Ngayon sa may Aguinaldo Shrine naman, medyo umaambon-ambon ng onte. At nandun na yung prosesyon. Yun. Sinalubong namin. Meron silang mga parang mini higantes. Masasabi mo, higantes na rin. Oh, nakita na kami. Ito, mga kaibigan natin sila, Sarah. Diba? Stop. So nag-stop siya dito. Parang istasyon. Oo, parang station kasi ayun pala yung palatandaan. Ah, kaya pala may ganaan. Ay, kinulak mo yung babang.
kami sa Aguinaldo Shrine. Ayan. So, ayun si Marie Magdalena nandun. At yung mga iba natin kaibigan na sumasayaw, nagkakarakol nandun. Samantala kami nandito pa muna nag-aabang. Generosity kapag fiesta. For example, ito. Ayun. Namimigay sila ng tubig pati ng foods sa mga dumadaan na devotees. So, tara. Ito na tayo sa may Hermana. Tayo. May share ako sa inyo isang ano dito. Kalat na storya. Actually, kilala si Maria Magdalena dito bilang patrona ng Kawit. Pero may isa sila ditong parang kwento na alam tungkol kay Maria Magdalena. Una, yung isang himala ni Maria Magdalena na nagpapahay-bahay daw to bago mag-fiesta. Ganun. Pagkatapos, yung pangalawa naman ay yung kapag may hinihiling kayong sapatos ni Maria Magdalena na silver, makikita mo kulay ko. Yun. Ay na pala. Malapit na pala si Maria Magdalena. Patrona, update lang, nandito na sa barangay Tabon. Yun, malapit sa bahay ng mismong Hermana para mag-lunch. Then, pagdating ng hapon, tutuloy uli yung prosesyo ng alauna. Pabalik uli na sa bahay.
Pasok na yung Santa dito. So, kialay na natin yung pabangong paglapag ng Santa dun sa May 10. So, nandito yung pabango sa bag ko. Yung pila nung pakain nung Hermana. Tayo ngayon sa harap ni Maria Magdalena. Ayun. Magaling na tayo ng pabango. Tara, tara. So, habang waiting tayo dun sa picture-picture nila, ito yung ialing natin pabango kay Maria Magdalena. Medyo bawas na to na onte kasi pinabango ko rin ito dun sa santo ko. So, ito yung ialing natin sa kanya. Dito nagustuhan ko sa part ng journey ko ngayon ay ano siya, napakasaya. Papapansin mo naman na maraming siyang devotees, no? At talagang kinikilala at nagsa-celebrate siya ng Kawit, Cavite. Ramdam mo yung vibe after 2 years na walang karapulat eh. Naibalik at ito na nga sila. And napaka-generous ng iba kasi imagine after ng mga event ay ayun, may namimigay ng pagkain, nagpapaagaw ng chucheria pag dumadaan yung patrona, which is, ang ganda, ganda tingnan, napaka-generous. And nabigyan tayo ng pagkakataon na malapitan, mahawakan at mapabangunan ang mahal na patrona. So, yun yung mga, ang sabi ko memorable sa akin dito sa Cavite, Cavite. So, yun, napaka-memorable niya. And sabi nga nila, pag nakita mo daw na gold yung ano, yung shoes ni Mary Magdalene, and parang may wishes grant. May isa kang prayer na mag-grant, no? Or yung prayer mo ay mag-grant. Well, sabi kasi, gold yung nakita ko. Hopefully, mag-grant. Pero yun, masaya siya, masaya siya. And hopefully, maulit ulit. So, advance happy fiesta ni Mary Magdalene sa lahat. So, ayun guys, yung masasayang event dito sa Kawit, Cavite sa bisperas na kapistahan ni Maria Magdalena. So, hanggang ngayon eh, medyo onti yung dumadaan kasi may parang karakol contest doon sa may dulo, no? At iba nga natin kaibigan na kasalubong pa natin doon, sila Rafaela, si Zay Rem. So, hopefully, makabalik ulit tayo dito next year at makipiesta. And hanggang sa muli, kita kids!